Hello guys. Good morning, magandang umaga. Time check po tayo ngayon. 5:05 po ng umaga. At papunta tayo ngayon sa bus train station from Onut station going to Ekamai station. Then baba tayo sa Ekamai. Sasakay tayo ng bus papuntang Pattaya. Ayan. Ito ang pinakamaagang alis namin dito sa Bangkok, Thailand. Okay? Kahit hindi nyo na makita mukha ko, okay lang. Ayan. So, pupunta tayo ngayon sa Sanctuary of Truth. Ayan! Nabibigyan. Ay, pilim pa rin. So, pupunta tayo ngayon at tayo ngayon, paalam muna at tayo magabiyahe na. Bye bye! And back! Andito na po tayo sa bus terminal papuntang Pattaya. Dito po malapit sa Ekamai station. So bibili magandang ticket dito, 100. 151 ticket to dalawang oras at kalahati ang biyahe. So bili muna kami ng ticket, then balik tayo mamaya pagkabili ng ticket. Ayan po update. 9:08 ng umaga. Umaga. At sabi nila 5 minutes lang daw matutungtong na namin ang The Sanctuary of Truth. So, ang biyahe medyo critical, no. Medyo mahirap lang kasi nga parang sasakay ka ng minibus o yung tinatawag ng jeep, parang sa ating jeep. Eh syempre ang communication medyo komplikado. Buti na lang nag-download ako ng Google Translator. Ayun, pinapakita ko na lang kung anong gusto kong itanong sa kanila. Yun nga lang, pag nireplyan ka sa lingwahe nila, so hindi pa rin maintindihan. Puro turo-turo na lang. So kami naglalakad, papasok dito sa daanan na papuntang Sanctuary of Truth. Ito siya. Maliit na daanan lang po siya. Halatang isang sasakyan lang ang pwedeng dumaan. So, ayan, naka-burn na naman ako maraming calories. So, pagpunta natin doon, saka tayo mag-video ulit. Ang entrance dito is 500 baht. Then, medyo mahal siya. So, ang ginawa ko, nag-book na lang ako sa clock.com. Kanina lang mga 3 minutes ago. So, na-book ko lang siya dito ng 390 sa clock.com. So, nakasave kami ng 110 per head. So, yung voucher mo naman, makukuha mo naman agad. Pwede naman siyang i-voucher, ipakita mo lang doon. Plus passport. Ayun, pasok na. So, for more updates, mamaya ulit mag-video tayo. Dito na pa tayo sa loob ng Sanctuary of Truth. Ang bilis, within 15 minutes, na-print na lang yung voucher ko. At na-confirm na rin. And dito sa loob ng Sanctuary of Truth, ito ang mga activities nila. Meron silang ATV. Meron silang horse carriage, rowing boat, trekking elephant, may masahe rin kung gusto mo. Speed boat, meron din sila. Horse riding at shooting range. So pero alam ko may mga bayad dyan eh. Pwede rin purchase mo lang is entrance lang sa Sanctuary of Truth. Or pwede ka rin mag-avail ng mga another activities pero may extra siya. Pero mas maganda kung sa clock.com na lang para mas tipid. Ang bilis pa. Pag ipakita mo lang yung confirmation, yung e-ticket, then yun na. Tapos pagdating mo dun sa counter nila, nakaprint yung voucher mo, ready na within 15 minutes. O, wala pa kata 15 minutes o 10 minutes. Pwede 10, 15. Mga ganun. So, yan, so lalakad pa tayo, papasok ng sanctuaryo ng katotohanan. Wow. So time check po, it's 9:17 pa rin ng umaga. Ayan. At sabi nila marami rin masasarap na kainan dito. Ang pinaka-paboritong part. Dope. Feeling ko ngayon parang bloated pa rin ako. Ay, meron silang hanging ano bridge yun. Oh. Ay, hindi. Haba? Sa balik-balik tayo maya maya. Oh, diyan natin papasok eh.
So ito ang ginagamit nilang kahoy sa loob ng sanctuary of fruit. So ito siya. Ganyan. Wala talaga silang ginagamit na any pako as per dun sa nabasa ko, ha, sa nabasa ko sa internet. So ganyan lang siya. As in, kinakabitang talaga. Galing. So basically matatapos daw to by 2050. So ilang taon pa siyang ginagawa kasi nga mano-mano talaga, walang machine. Ayan. Ang paganda. Kahanga-hanga. Worth itong babayaran. Ayan, tabi po siya ng dagat. Meron silang free helmet in case of emergency. Safety first. Siyempre. Thank you. Tayo na ang helmet. Hindi ha? Kasama to. Kasi eh, binigyan ta. Nakukuha sila eh. Di kuha din tayo. O, dun daw entrance ng sanctuary. Sanctuary dun daw. Ang entrance. Ang ganda. Dito sa Thailand, ang daming massage. Pero clean massage siya. Kung gusto mong magpapasage ng paa, ng balikat, syempre ngalay-ngalay. Kung gusto mong magpapasage ng buong katawan, hindi ko alam kung magkano. Usually nag-range siya 150 paa lang yun. 20 or 10 minutes. Parang ganun. So kung gusto mag-elepante, 400 baht, 25 minutes. Kung gusto pakain ng shark, baby shark daw, 250 baht. Speedboat, 400 baht, 25 minutes. Kailangan tayo ng budget pag nagka-travel. At ito na po ang Sanctuary of Fruit. Ganda, nakaka-amaze po. Oh, nakaka-amaze. So matagal pa siya talaga bago matapos, ilang taon pa. 51 years? As per dun sa nabasa ko. So pasok na tayo sa loob. Tara, let's game! Elephant. Pero hindi ako sasakay dyan kasi alam ko kasi yung history lang mga yan, syempre yung cruelty, animal cruelty. So no, luwa ako sa pagsakay. At dito na lang tayo sa view ng mga ng dagat, beach. Yahoo! Dito lang tayo. Napakaganda, kahanga-hanga, malapitan. Galing. Ay po yung mga construction sa taas. Medyo rock. Maliwanag kasi masyado rito eh. Kaya minsan ay against the light. Ay, ang ganda.
sa mukha. Ha? Hindi ginagawin ang dalan. Po tayo ng Sanctuary of Truth at kakatapos lang din po ng kanilang show, yung kanilang cultural dance, tama no? Dance. Then, nakatulog ako doon the whole show nila. So, sobrang antok. So, ngayon yung ating number, ididikitan natin dito. Ayan. Souvenir nila na tayo nagbayad. Bye-bye! Yes, andito kami sa Karim Beria Style. Paglapas lang to ng Sanctuary of Truth. Sigmahin ka na. Ayun, siguro mga 300 meters from Sanctuary Proof palabas dito. Buto muna kami. Kasi 12:38 na ng tanghali. At ang in-order namin ay mixed tom yum. Sa'yo is? Fried rice shrimp. Mura, mas mura dito, marami pa yung servings. Unlike sa labas, yung mga restaurant na spicy. Pricey siya, pero kakaunti yung servings. After ito, baka balik ka tayo ng Bangkok kasi yung mga ibang tourist attraction dito is malayo. So, mahirap ang biyahe at mahirap na intindihin. At maganda rin ito sa Canberra, kailan namin may free wifi. Ang ganda, mas mabilis pa yung free wifi niya dun sa narat namin wifi sa airport. Sa kanya gumagana, pero sa akin ang hirap. So, kaya mo tayo na food. Ayan. At andito po ako ngayon sa bus terminal dito sa Pattaya, sa Rongyong bus terminal. Pauwi na po kami ng hotel. So, papahinga muna. Then after that, punta kami sa Onnut Night Market, malapit lang po siya sa hotel namin. Nagagaling lang namin ang Terminal 21 Mall. Ang ganda ng Terminal 21 Mall, panalo siya. Banyo pa lang, talagang matutuwa ka na. Iba't ibang theme, may Paris, Italy, London, Japan, San Francisco. So, meron pa ka ba yung isang oras na pag-iintay para sa bus namin. Baba na kami, yung mismo kami bababa sa aming station, sa Onnut Station. Sumaya, kita-kita ulit tayo. Yes, at nandito kami ngayon sa Onnut Night Market. Hindi ko alam kung night market o parang kainan talaga. Puro kainan lang dito. Habang medyo sakit-sapit ang biyahe namin, ang tagtag, hindi naman tagtag, kaso nga lang yung puan, pag matagal ka nakaupo, yung sakit, medyo traffic pa yung pa-uwi, ayun, at ang sarap ng tulog namin, kasi nga yung upuan doon is pwede kang umulat ang paa, sobrang luwang, which is okay, sumangat ka biyahe, makaunat ka, then, kailangan nga lang nakasuot yung seat belt habang nagka-travel, habang nakasakay ka doon. Yun ang isa sa mga requirements nila. Which is okay din kasi nga pag sobrang tulog ka at gusto mong umunat, bigla kang gugulong pa ilim ng upuan pag hindi ka naka-seat belt. So, iniintay namin yung pamalakas ng pagkain namin ngayon. So, gutom na gutom kami. So far. So, ngayon, umorder muna ako ng deep fried fish meat roll. Yan siya. At syempre, umorder din kami ng pamalakasang ang kanilang Chang beer. Ang beer dito at ito at ang beer nila dito sa Thailand, Chang. Ganun. Pero hindi ganun in-order namin, masyadong malaki yun. Pangtunaw lang ng mga kakainan namin ngayon, mga in-order namin. So, isang warang 1 pint lang. Tama ba ako? O isang jug. One jug ng beer. Then, umorder din ako ng panghimagas namin. Siyempre, a famous sa Thailand, manggang hilaw. Hilaw ba ito hinomo?
Hinog to, no? Hilaw? Basta yung green na may mga bagoong sa loob. Yan. So mamaya, yung video ko rin yung aming pangbalakasang pagkain. At bukas, ang aming pangbalakasan, pangmatagalan, at pangpatibay na lunch. Tama lang siya, bukas ba? Doon na ang... Ay, pwede pa pala, yung Friday pa pala yung aming pangmalakasan, pangmatagalan, pampatagal na lunch, at ang ubusan na ng pera. Okay. Kasi may mga na iwan pa kami mga high bat dito. Kung hindi naubos, edin papapalitan namin ulit ng peso. Ayan. So balik-balik tayo mamaya. Habang iniinti natin yung food natin, tikpan muna natin itong deep fried fish meat roll. So, para siyang fish ball din, kasi pag tinignan mo siya kasi para siyang imbutidong mahaba, naka-display doon, then ipiprito nila, and hihiwain nila ng ganito. Mmm! Nga, fish ball. Tinabaan lang yung pangalan. Fish ball nga. Na may halos nilagay ng garnish na pepino. At datus. Panghimagas. Habang iiti namin yung aming 300 baht na pagkain. Ako ang aming pambansang pangmalakasan ngayong araw na to. Parang style dam pa siya. Ang halaga niya is 299 baht. Wala pang kasabing rice yan. Alright. Oh my God. In-order kami ng apat na kanin. Ayan po. Ngayon kinakain ko yung pangga. Napaka-anghang. Sobrang anghang. Pero masarap at tamis yung mangga. Ang-anghang nga lang. May iyak ka sa anghang, sobra. Parang gusto kong gumagad ng apoy. Kailangan ko ng gatas.